Alamin kung paano maaakit ang isang babae o isang lalaki na walang sinasabi. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag... And bago ang lahat, i-shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Ali Sotelo from Bahrain. Elvira Tripoli from Hail, Saudi Arabia. Mayumi Makuto from Kuwait. And last, Normally Tagalo from Macau. Hello po sa inyo. At kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell kung paano kayo makaakit ng isang babae or isang lalaki na hahangaan kayo. At hindi lamang ito sa magkarelasyon, pwede rin ito sa hindi pa magkarelasyon. Halimbawa ay gusto mo lang maakit ang isang tao or kahit sino na wala ka nang maraming sasabihin. Ito ay gawin mo para sa iyong sarili upang ang tao makakita sa inyo na kahit saan kayo magpunta ay maaakit sila sa inyo. And ayun, pwede rin ito sa inyo mga magpartner, magkaibigan, magkakilala, or kahit hindi mo ito kakilala at makikita ka lamang niya na hindi sinasadya, ito ay maaakit ang taong ito sa inyo. And ayun, kailangan lang natin dito ng materialis sa paggawa ng ritual na ito. Sa materialis naman ay kailangan lamang natin dito ng honey. So kailangan lamang natin ng honey, and yung honey hindi na kayo mahirapan pang bumili dahil marami ito sa mga online. Makakabili kayo online ng honey. So marami ito sa Lazada, sa Shopee, and ayun, sa mga mall, meron ito sa mall. And kailangan din natin dito ng cinnamon powder. So cinnamon powder, marami din ito sa online. So nakakabili kayo online ng mga materials na inyong gagamitin sa paggawa ng ritual. So ito lamang ang ating materials na ating gagamitin sa paggawa ng ritual sa ngayon. So dalawa lamang, and ayun, malalaman ninyo mamaya kung ano pa ang ating gagawin dito, bakit maakit ang tao ko makakita sa atin. So ayun, kailangan mo itong gawin everyday or kahit hindi everyday, kung gusto mo lang, kung kailan mo lamang gusto, pwedeng-pwede mo itong gawin. And ayun, sa paggawa natin dito is kailangan lang natin dito kumuha ka ng mapaglagyan. Halimbawa, kumuha ka ng mangkok or baso, plato, nakadepende sa inyo. Dahil kumuha ka lamang ng kalahating kutsara ng cinnamon powder, and imimix mo yon, kalahating kutsara ng cinnamon powder and isang kutsara ng honey. So itong dalawang ito, kumuha ka ng isang kutsarang honey, tapos kalahating kutsara ng cinnamon powder. And kung wala kang cinnamon powder, kung meron kang cinnamon stick, so pwede na yon. Pwede na yon na cinnamon stick ang inyong gamitin. And anuhin mo lang, kung durugin mo na lang para maging pino siya ng kunti yung cinnamon stick. And ayun, imimix mo lang yung itong honey at cinnamon powder or stick na yung pinipino-pino mo. And ayun, habang minimix mo yon, yung sa isip at sa puso mo ay maaakit ang taong yon sa inyo, or
kahit sino, i-visualize mo na na kung sino mang makakakita sa inyo ay talagang maaakit sila sa inyo at yung tipong magaan yung loob nila na hindi sila makaisip ng hindi maganda sa inyo. Yung tipong maganda yung intention nila palagi sa inyo kapag nakikita ka dahil sa inyong mga ginagawa. And halimbawa na mix mo na yon, ang gagawin mo, yung minix mo na ito, honey at cinnamon powder, ihalo mo yon sa inyong pampaligo na tubig. Halimbawa, ngayon mo siya ginawa, agad-agad ay ihalo mo siya. Pwede rin na ngayon, ngayong gabi mo siya ihalo, tapos kinabukasan, saka mo pa siya ihalo din sa tubig na inyong pampaligo. Pwede naman po, walang problema. Or ngayon mo siya ihalo, tapos kinabukasan ka pa maliligo. And pwede rin na pagkabukas mo na siya gamitin. So, wala pong problema. Ang importante ay na-visualize mo na doon habang hinahalo mo yung honey at yung cinnamon powder natin. Hinalo mo na siya and i-visualize mo na kung ano man yung gusto mo para yung mga taong makakita sa inyo ay maaakit, magagandahan, magwapuhan sa inyo. So, ito ang inyong gagawin. So, ihalo nyo lamang sa pampaligo ninyong tubig. And ayon sa paghalo ninyo sa pampaligo ninyo ng tubig, i-ano nyo pa rin doon. Kumbaga, mag-visualize pa rin kayo o re-ritualan nyo yung tubig na pinapaligo ninyo upang mas lalo pa siyang gumana or maganda yung resulta dahil sa mga hindi nakakaalam, yung tubig ay isa yon sa mga epektibo na nagbibigay ng swerte or nagbibigay o nagpapatupad ng mga kahilingan natin, lalong-lalo na sa ritual, sa buhay pag-ibig, sa pera. Yung tubig ay isa yung nakakatulong sa ating mga ginagawang ritual. Kaya naman ay hilingin ninyo sa tubig na kung sino man ang makakita sa inyo ay magagandahan, magwapuhan sa inyo, maakit sila sa inyo at tipong magaan yung loob nila sa inyo kapag nakita ka at hindi sila makaisip na gumawa ng hindi maganda sa inyo at palagi na lamang ay maganda yung intention para sa inyo. And gawin ito sa kahit anong araw at kahit anong oras. Kahit kailan gusto mo siyang gawin ay pwede. Basta ang importante ay buo ang loob, buo ang tiwala, naniniwala ka, and ayun, think positive lang palagi. Huwag kang mag-isip ng negative kapag gumawa ka ng mga ritual. So, ayun, kung may mga katanungan kayo about dito, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.